April 10, dadalhin namin sa hospital si Rebecca kasi dumudumi siya na parang may dugo. Ano ay April 10. Nandito kami pakukunin si Becca. Ito po yung gagawin sa kanya, X-ray tsaka IV set. IV set. CBC, blood chem, 3-way test, 4-way test, lab-to-test din po. Kasama na yun dito po? Apo. X-ray, IV set. Kung ipapakonfine yung isasama natin yung sa CDV, yung sa hospitalization, yung sa food. Medyo maputla-putla na po. Parang pwede niyang ikamatay kung babagsak yung sa RBC o ano. Pag pinakontay ko dito, sigurado siyang magbubuhay talaga. Hindi rin po. Hmm. 50-50 pa rin po. Ano assurance? 50-50% pa rin po. Depende kasi sa immune system niya, may sa pag-absorb ng liver and kidney niya po. Yung sa age niya. April 10, andito kami sa hospital. Si Rebecca. Tipi-bipi. Rebecca. Mahal ka ni Mama. Mahal na mahal ka ni Mama. Beka, hindi. Hindi. Ah, dito lang si Mama. Mama's here. Pag sinabi mo Mama's here, tatalo na ito. Iiwan ka ni Mama, ha? Parang ganun. Pero i-text ko sa'yo. Yung anak kong isa ang nakakaalam ng lahat, eh. Si Yam. Tapos ay nanganak nung last month si Lexi. Anim. Tapos nanganak nitong last week si Tami. Apat. Sa inuwi naman. Explain na. May infection po siya. Kaso nga lang parang ang baba ng immune system niya. Parang bagsak na po yung sa katawan niya. And then yung isa pa pong concern natin, mababa yung sa RBC. Yung mababang RBC indication na anemic po siya, kaya nahihirapan siyang huminga, ganun po. Tapos kailangan niya din pong mag-ipo treatment para at least mapataas natin yung sa RBC niya. Kaso nga lang, wala po kaming stock ng